In my life. You know very well how desperate I am and how I am bound by these knots. My powerful mother, I give into your hands the ribbon of my life. There is no knot that you cannot untangle. My mother, through your prayers to Jesus, free us completely from all of the knots, especially of sicknesses. Oh, my mother, hear my plea. Keep me, guide me, and protect me. Mary, undoer of knots, pray for me. Amen. Noong 2016 nang ipinakilala ng Commission on Youth ng Diocese of Novaliches ang pilgrim image ni Inang Desay upang hikayatin ng mga kabataan na magkaroon ng debosyon at gawing patron saint ito ng mga kabataan. Mapalad ang Santo Nino Parish Youth Ministry dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na i-welcome ang pilgrim image na ito sa aming parokya kahit sa kaunting panahon lamang. Dahil dito, napagdesisyonan ng aming ministry na ipagpatuloy at palalimin ang debosyon sa mahal na ina hanggang sa kasalukuyan. Ang Inang Desay Thirst Devotion ay nagsimula upang magkaroon ng isang weekly spiritual gathering ng mga kabataan ng Santo Nino. Simula June 30, 2016 hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin itong isinasagawa sa pamamagitan ng pagdarasal ng Novena Guide at Paglorosaryo. Kasunod nito ay ang mga modified activities na naisip namin upang maging mas interactive at mas meaningful ang bawat experience sa mga youth devotees. Tulad ng mga personalized team building activities, sharing of current life events, situations, struggles, and achievements, at ang praise and worship sessions. Ang main goal ng Inang Desay Thirst Devotion ay kung hindi man maipakilala, ay mas mapalago pa ang kaalaman ng mga kabataan na sa kasalukuyan ay bugbog sa mga hamon ng buhay. Tungkol din ito sa mapagpalayang pagmamahal ng mahal na ina sa atin. Maliban dito, ito na rin ang naging unang support group ng isa't isa at nakatulong ito bilang isang outlet naming mga kabataan na kesa ituon namin sa bisyo ay idaan na lang namin sa rosaryo. Siguro nung simula nung dumating yung Inang Desay dito noong 2016, nabago ako sa paraan ng natutunan kong magtiwala sa mga kapwa-kabataan ko din, siya sa Panginoon. Kasi parang mas naging makabulahan pa yung stay ko bilang PYM nung nagkaroon kami ng Thirst Devotion. Si Inang Desay yung naging ina ko, maituturing kong naging ina ko dahil siya yung naging kasama-kasama ko sa tuwing nagkakaroon ako ng problema, sa tuwing nahihirapan ako sa mga nangyayari na sa buhay ko. Yung una, hesitant ako kasi ever since naman, kahit nung high school and college, hindi talaga ako very Catholic. Kaya masasabi ko malaki talaga yung itulong ni Inang Desay sa buhay ko bilang isang kabataan dahil
hindi niya ako pinush para sumuko, pero pinush niya pa ako para lalo pang lumaban at lalo pang tumibay. Itinuro ni Inang Desay sa akin na hindi balakid lahat na nangyayari sa nabuhol sa buhay mo, pero ito yung daan para maging mas matibay ka at mas mapapasok mo pa si Kristo sa buhay mo. Kailangan mo lang gawin, kausapin siya. Maghihintay naman siya eh. Si Lord very patient. Kahit ilayo mo yung loob mo sa Kanya, kahit kailan hindi lalayo si Lord sa iyo. Once na may mag-invite sa inyo, siguro i-grab nyo yung opportunity na yun. Kasi dun sa mga maliliit na proyektong yun, hindi natin alam, dun pala tayo mas nag-grow. Kaya i-grab natin yung mga chances na binibigay sa atin na makapaglingkod. Dami ng hindi magagandang balita at karanasan ng mga kabataan sa kanilang mga tahanan, pamilya, kaibigan, paaralan, trabaho man, o life in general. Malaki ang responsibilidad na ginagampanan ng ating simbahan upang akayin sila pataas at papalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ng paglapit kay Inang Desay. Kaya sa lahat ng mga buhol ng ating buhay, kapit lang tayo kay Inang Desay!